Hey, good day sa inyo guys. So another cover song ulit ni Sir Felix Irwan ang lesson natin for today. Ang If Tomorrow Never Comes ni Ronan Keating, no? So napakagandang song ito. Since version ito ni Sir Felix ay medyo gagayahin natin yung style niya. Medyo lang naman, no? Papasimplihin ko na lang yung ibang parts para mas easy. So plucking yung gagawin natin, kaya sa mga beginner dyan, kung gusto nyo mag-aral ng plucking, pwedeng-pwede nyong pag-practice ng song na ito nang matuto kayo, no? Kaya make sure panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Yun, huwag na natin patagalin pa. Arat na! So upon first fret, ito yung unang chord natin sa verse. So G, downward lang, then move na kayo sa A minor 7, may extended note, pinky, first string, third fret. Tapos parang silang na tinaas lang na 2 frets. 1, 2, yan. Tapos C, G, another C, then G. So, ganun lang yung mga chord progression natin, no? Sundan nyo na lang, maigay yung tab natin dyan sa screen. So, downward lang dito sa G. Tapos sa A minor, play natin yung 5th, 4th, 2nd, and 3rd. First string, 3rd fret, then back to 3rd, 2nd, then 3rd. Pwede nyo lagyan ng slide, yung second string. Move na kayo sa D. 5, 4, 2, 1, then 3rd. Yan. Then C, same lang ng pattern sa D. And tapos G. 6, 3, 2, then 3. So open yung 3 and 2, no? Lalagay natin ng hammer dito sa C. 5th string, hammer, 3rd fret. Then pinky, 1st string, 3rd fret. 2, 3. Ayan. Tapos, sa dulo, i-play lang natin yung bass ng G. Ayan, ganun lang. So, play natin ng mabagal itong first part ng verse. Second part ay ito yung mga chord progression, D, C at 9, back to D, then C at 9. So, 2 times yan guys. Tapos G, then C at 9, then another G. So, ganun lang. Back and forth lang yung mga chord, no? So, pattern, 4th, 3rd, 2, 1, yan. So, downward and upward lang. C at 9, 5th, 3rd to 1. Na 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 na. Then G. Yan, ganun na naman yung pattern, no? So, ulitin nyo lang yung pattern sa first part. Tapos hammer na naman sa C. Pero ngayon, magiging C at 9 na siya, hindi na siya C. So, first string, tapos nakapress na dyan yung ring finger natin sa 3rd fret, 2nd string. And upward, tapos sa dulo, i-downward nyo na lang, i-hold na lang natin itong G, no? After nyan, edito na tayo sa third part ng verse. So, ulitin nyo lang yung mga chord, no? So, yun lang. G ulit. Yan. Dito sa D, pwede nyo na siyang lagyan ng ganito. Yung pinky dyan sa 5th fret, no? Ng pattern ay same lang sa unang part.
tayo sa chorus. So ganito yung mga chord progression natin sa chorus, C9, then itong C sus2, bababa lang natin yung index natin dyan sa first string, second fret. So ganyan yung ginagawa ni Erwan, no? Tapos babalik lang natin sa C9, tapos yun na naman, C sus2. Tapos G, yan, 2 times niyong ipi-play itong G. Tapos D, C9, another D, to C9. Sa last, lalagyan natin ng G. Yun. So, nakuha niyo ba yung mga chord, no? So, nakalagay naman dyan sa screen. So, mag-focus muna tayo dito sa C9 to C2. 5th, 3rd, 2nd, and 1st string. Sabay yun, guys. Then, back to 3rd. So, 5, 3, 2, 1, 3. Tapos C2 na yun, magkasabay na yung 5, 2, and 1. 5, 2, 1, 3, 2, 1, and 3. Ayan, sundan nyo na lang maigay yung tab natin. Yeah. So, ganito yung tempo niya. 3, and 2, and 3, and 4, and siya na yung babalik lang natin. Pero magkasabay na yung bass, and 2, and 1. 1, and 2, and C2 ulit. 3, mag-release. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Then G. Wala naman masyadong pagbago yung pattern. Na iba lang yung bass. 6, 3, 2, 1, 3. Yan. So, replay nyo ng 3 times itong 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Yan. Bass and sa D. 4, 3, 2, 1, 3. Sa 9, 5, 3, 2, 1, 3. And 2 times yun. Yun. Tapos G, ulitin lang natin yung pattern sa G. No? 1, and 2, and 3, and 4, and... Tapos, piplay ulit natin isa pang beses yung G. 1, bypassing chord na D minor. 5th string, 7th fret. 5th, 3, 2, 1, and 3. So, ganun yung first part ng chorus natin. So, play natin, mabagal lang. Sa second part ng chorus ay babalik lang tayo sa C9. Tapos yan, magiging E minor naman siya ngayon, hindi na siya G, no? So naka-open na yung 6. Tapos 3rd, tapos huwag nyo nang i-remove yung ring and pinky natin dyan sa second and first string, no? Same lang ng pattern sa G. A minor. Yan. So, 5, 3, 2, 1. Yan. Extended ulit yung pinky. 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Tapos C. Ganun lang yung pattern. Huwag nyo nang i-remove yung pinky. Pero isang beses nila ang piplay sa C. Tapos, yan. Hold na lang natin yung last chord natin na D major 11. So, ganun yung second part. Ulitin natin. Hmm.
interlude niya. So yung interlude niya ay same lang ng pattern dun sa second part ng verse natin, no? And sa second verse naman guys, tsaka sa second chorus ay same lang naman ng pattern yun sa unang part, no? Kaya pag-aralan nyo maigay yung unang part para madali nyo na lang din ma-play itong second part ng kanta. Tapos, after nga na itong second chorus, ayan yung part na to, yung last part niya. Ayan, outro na yun. So, A minor siya. B. C. Tapos yung D major 11, then G. So ganito lang yung pattern dyan. Fifth, fourth, tapos second. Ayan, tapos i-play nyo ulit yung second. Tapos kasabay na yung first finger na naka-extend. Ganun. Tapos D minor, so i-play lang natin itong dalawang string na to, yung 5th and 2nd string. Tapos sa C, 5th, 3rd open. Tapos magkasabay ulit yung 2nd and 1st string, then back to 3rd. Tapos, yan, hold na lang natin D major 11. Yan, tapos yun yung tapos ng kanta sa G. So, ulitin natin yung outro. Tomorrow never comes. So, yun lang guys, no? So, pag-aralan nyo na lang maigi ang mga plucking natin dito sa kantang ito. So, huwag nyo lang masyadong madaliin, lalo na sa mga paguhan dyan. So, take your time, take it slowly, para mabilis nyo lang din matutunan. So, yun lang ang tip ko sa inyo. Magkita-kita na lang kayo sa next tutorial natin. This is Sampayan. As always, check my other videos and peace out.